Hello mga kanguso, ayan nandito tayo ngayon sa gubat para magbigay ng dagdag kaalaman sa inyo tungkol sa mga punong kahoy o sa mga halaman o sa mga kahit anong makikita niyo sa kapaligiran, bigay kaalaman para sa inyo. Panoorin po ninyo. Watch out. Niyog. Kilala ninyo ang niyog. Lahat tayo ay kilala natin ang niyog, mga kabisig. Alam niyo po ba na ang niyog ay napakaraming gamit. Napakarami nating makukuha ang gamit galing sa puno ng niyog. Unang-una, panggata natin sa pagkain. Kapag gusto mong kumain ng ginataan, akyat ka sa punong niyog or dampot ka lang sa ilalim, sa mga laglag, maraming kang makukuhang panggata. Gawing dingding at kahit ano-ano pa at higit sa lahat, mga kabisig, mga kanguso, ang langis din ang pinagkukuna ng mga manananggal ng langis para ipahid sa kanyang makatawan para maputol at makapaglipad sila. Saging. Alam niyo po ba na ang saging ay napakarami ring gamit or makukuhang produkto galing sa saging? Ang saging ay napakasarap ng kanyang bunga. Siyempre, maraming benepisyo ang naibibigay ng kanyang bunga sa ating katawan dahil masustansya po ito. At ang kanyang puno naman po ay maraming gamit din po yan. Pwedeng pantali, pwedeng panghampas, at kung ano-ano pa. At siyempre, higit sa lahat mga kaibigan, ang saging po ay ang pagkain ng mga, paboritong pagkain ng mga unggoy. Ayan. Mga kanguso, alam niyo po ba kung ano ang halaman na ang kahoy na ito? Hindi ko po alam kung halaman ba ito, bulaklak o damo. Alam niyo po ba kung ano po ito? Ang tawag po sa amin nito ay hagunoy. Yan, hagunoy po ang tawag dito. Alam niyo po ba na napakarami din benepisyo ang naibibigay ng hagunoy na ito sa mga tao? Lalo pat higit sa katulad naming mahihirap. Siyempre, pag mayaman ka, hindi mo po alam. Ang hagunoy po ay isa pong antibiotic sa aming mga mahihirap. Dahil ito po ay ginagamit namin kapag po kami ay nasusugatan. Pag kami ay nasusugatan, itong hagunoy po ang ginagawa naming antibiotic pang ampat ng dugo sa aming mga sugat. Diba po? Ayan, sa mga mahihirap na katulad ko, alam po ninyo yan. At syempre, mga kanguso, ang hagunoy din ay nagsisilbi ding panghampas or pampalo sa amin ng nanay namin nung makukulit pa kami, nung mga bata pa po kami. At syempre, kabisig, kanguso, kung ikaw ay taga-bundok, taga-bukid, at wala kang kubita, wala kang siyar at sinumpong ka ng tawag ng kalikasan, alam niyo po ba, itong hagunoy na ito, ito po ay ginagamit din naming mga mahihirap na pang blank kapag kami ay tinawag ng kalikasan sa kabundukan. Mga kabisig, mga kanguso, kilala niyo po ba kung ano ang tawag dito? Ito po ay balingbing. Ito po ay balingbing. Napakasarap po ito at pasusansya sa katawan. Maraming benepisyo po ang makukuha sa balingbing na ito. Pwede itong pang-asim sa sinigang at pwede rin pang-paksiyo. At higit sa lahat, ito po ay ang tawag sa mga politikong mga balingbing na hindi sila makontento sa kanilang kapartido kung saan sila kikita ng mas malaki, lumilipat po sila doon. Kaya ang tawag sa mga politikong niyan ay balingbing. Yan mga kanguso, mga kabisig, alam niyo po ba kung ano ang tawag dito? Ito po ay badyang. Ang badyang po ay nagsisilbing payong namin nung unang panahon, nung hindi pa uso ang payong sa amin sa kabundukan. Kapag po umuulan at mapapasok kami sa school, badyang po ang ginagawa namin pananggalang sa ulan or ginagawa namin payong. At syempre, dito sa Palawan, ito din po yung badyang ang ginagamit ng mga katutubong Palawan sa paghahanda ng kanilang pagkain. At higit sa lahat, ang badyang po ay Makati. Makati. So ikaw po, kung may asawa ka, may girlfriend, may boyfriend ka na, may asawa ka na, at Makati ka pa, nangahanap ka pa ng iba, nangangabit ka pa ng iba, ang tawag sa iyo ay badyang.